mga katuka, isang mapagpalang maaga dito sa amin sa Florida. So yun yan, nawala tayong pasok. So ngayon, ang trip natin ngayon, bago tayo magkalapati mamaya, tangali. Manguli kami ng asawa ko, ng isda. Pising kami ngayon. So ito, ilalabas ko na yung matatago nating fishing pole. Ito, fishing pole tayo dito sa carpet. Ito yung mga bagong bili namin. So, pakita ko sa yung natura na ito. So, matagal-tagal na tayo hindi nakakapang isda. So, ito yung tura ng fishing pole natin. Yup. Ito. Ugly stick. So, dalawa yung fishing pole natin dito sa kwarto. So, magagamit natin siya ngayon. Diba na wala tayong pasok. Bis na tumambay lang tayo dito sa bahay. Manguli tayo isda. Kung swertehin, edi may pagkain tayo mamaya. Ayan. Ito yung pangalawa. So yung mga toka, ready ko lang yung mga gamit namin. Then, lakad na tayo. So yung mga toka, palis na tayo ngayon. Hindi na sumama si Brown G. Hindi na data tutuloy. Gawa ng uulan nga araw. Pero magbabakasali pa rin tayo na hindi umulan. So, imbis na sa beach tayo mag-fishing, doon na tayo sa tulay. So, sana makachamba tayo ng isda. So, yun, maneho na kami. Kasama ko pala, asawa ko. So, alis na kami mga toka. Then, update ko lang kayo. Nandun na kami sa pipishingan namin. So, ang tabi lang dyan mga toka. So, yun yung mga toka. Dito tayo ngayon sa Walmart. Tumitingin tayo ng hook na magagamit natin para sa panghuli natin ng isda. So, yun yun, subok tayo makahuli. So, sana pala rin tayo. Sana makahuli tayo, then luluto natin yung pagdating ng bahay. So, mga toka, update ko na lang kayo pag babayain na tayo ulit or pag nandun na tayo sa lugar kung saan magpipishing. So, antabay lang kayo dyan, mga toka. So, yun mga toka, bumabayain na tayo papunta dun sa lugar kung saan magpipishing. So, time check, 6:30 ng umaga. 6:13 ng umaga. So, takbo natin, saktong mabilis lang. So, hindi na data yung fishing ka. So, subok lang. Kung umulan, edi uwi. Pero, kung hindi, edi manguhuli tayo. So, yun, balik na lang ako, pagandun na talaga kami. So, abang-abang na lang. Nag-stop over muna tayo. Bumili tayo ng paen. Ito shrimp. Dead shrimp ang binili natin dito sa Gold Breeze Bait and Tackle. So, yan. Malapit na tayo dito. Mga 1 minute na lang. Nandun na tayo. So, tara. Let's go na. So, yan. Mga katoka. Ito. Natawid na kami. Bali, doon tayo nag-park sa kabila. Dahil doon yung parking. So ito, nandito na kami, naglalakad. Medyo malamig pala. Anong ipon ka? Hindi ko alam. Ay, ipon ka agad yan. So yun, medyo malamig. Medyo madilim pa rin. Nagbabadyang umulan. Pero, wala eh. Ginusto na natin to. Ginusto na natin mag-fishing. So okay lang yun. So yun, balik na lang ako pag nandun na tayo sa pwesto natin. So, antabay lang kayo dyan mga toka. So yun guys, hindi pa tayo nakakarating dun sa pwesto natin bilang bumuhos ang ulan. Sambasa tayo, bad trip. So ito, tumila ulit. Pero baka mag-fishing na lang ako dito sa harap. So medyo mababa dito sa harap eh. Pero try natin kung may mauli tayo. So set up ko lang yung pang-fishing natin. So yung mga toka, lumipat tayo ng pwesto. Gawa nandun na hindi tayo makapag-park ng malapit. So nandito tayo. Subok pa rin tayo makahuli. So yun, set up ko na yung mga gamit ko. Then dito tayo sa spot na to. So balik ako sa inyo mga toka. So yun yung mga toka, tumuloy pa rin tayo. Ito yung pain natin. Shrimp.
Sayang, antayin lang natin. So, sana swertehin tayo ngayong araw. Makauwi tayo ng isda. Ito yung pahay natin, pakita ko sa inyo. Shrimp. Dead shrimp yung papahay natin ngayon. So yun, balik ko sa inyo pag meron na tayong huli. So yun nga mga toka, wala pa rin tayong nahuli. Pero check natin yung pain kung meron pa din. Kung wala na, palit tayo pain ngayon. Tayo ng bagong pain. So ito yung ginagawa natin pag wala tayong magawa minsan. So hilig talaga namin mag-fishing. Si Brandy sana kasama, kaso uulan niya, hindi na dapat kami tutuloy. Eh ako makulit kasi ako eh. Gusto ko lang maglibang eh. So yan, antay ulit tayo. Then balik ako sa inyo pag meron na tayong huli. So, ang tabay lang dyan mga toka. So, yung mga toka, dahil nga bumuhos na yung ulan, hindi na tayo tumulong fishing. So, para makabawi, kumain tayo ng Krispy Kreme. Ito meron. Sarap. Matabanan naman ang mukha niya. So, bali ang vlog na ito, walang kwentang vlog. Pesa ko naman, uwi na ako. Ganito pala ginagawa yung ano, donut nila. Ayos ah. Dapat uuwi na kami, ng asawa ko, kaso makulit ako, ito. Dito tayo magpipishing. So, nakita nyo, naglapitan sa akin, no. Kilala na ako ng mga kalapating to, no. Kaso wala tayong dalang patoka. Yun lang. Ha! Walang
yan, ba't lumapit kayo? Kaya nga eh, sayang naman oh. Kasi di ka naman talaga expected ang pupunta ako dito eh. Ayun oh, di parang sila. Ano, sabi nila wala ka pagkain. So yun, dahil gusto ko makauli ng isda, dito tayong pipishing. Habang di pa naulan ng malakas dito. So, bago tayong fishing, silipin muna natin sila. Ito sila. Yung mga pinapakain natin. Kala ko yung isang may sing-sing. Kala ko may sing-sing. So yun, kawawa nga naman sila. Umuulan dito. Tapos wala silang masilungan. San lamig pa. Kaya ang titibay ng mga ano na to eh, mga wild pigeon na to, ang titibay. Kasi nakakaya nila yung lamig. Di tulad ng mga kalapateng inaalagaan natin, di ba? Pag naano mo sa wildlife, hindi nila kaya mabuhay. So ito sila. Konti lang sila ngayon. Siguro iba na sa bubong. O kaya na sa tinutuluyan nila. So yun, set up ko lang yung pang-fishing natin, then fishing tayo dito. Bago pa umulan. So mga katuka, balik ako sa inyo. So mga katuka, dahil malamig naman sa labas, di na tayo pipishing. Di rin tayo makapagpakain ng wild pigeon, gawa nang di tayo napagdala ng patuka. Naiiwan natin dun sa garahe. So gagawin natin ngayon. Uuwi na talaga ako kasi nga malamig. Baka magkasakit pa tayo pag tinuloy pa natin to. So agad dito lang ang video na to. Isang walang kwentong video. Ang gulo. Ang gulo ng mga pangyayari. Walang malinaw na simula at walang malinaw na katapusan. So naway nagustuhan nyo pa rin ang vlog natin ngayong araw. Then mamaya pag uwi natin sa bahay, mag-update tayo sa mga breeder natin. Kumpisa na yung inakay. Umpisa na itlog na nauna nating ng itlog. So hanggang dito na lang. Please like and share, subscribe sa akin channel na Katuka, Katuka-tuka, at sa ating main love man na si Brown G. Followin mo ako si Brown G. So once again, it's your boy Katuka, Katuka, Katuka-tuka-tuka. Wala man tayong nahuling isda, okay lang. At least nag-drive tayo. Peace out.